What's up mga Boss Chief? Ito na naman muli ang inyong lingkod na makulit na si Pinoy Kalakal. Mahilig mga likot at mga lakal. Ang nagbibigay ng walang kwentang bagay. Shoutout muna tayo doon sa mga kaibigan ko, sa mga followers natin na napakababait, mga subscriber natin na mahuhusay, na laging nakaantabay dito sa ating mga pagsisiyasat at paghihimay-himay. Yun na nga, shout out kay Iris Jan, ang pogi kong kaibigan, kapatid at maaasahan. Pogi siya na medyo chubby nga lang. Shout out sa'yo. Ito din kay CM Kanwa. Itong bata nito eh, pakipollow niyo din. Napakaganda ng boses niya. Napakabait pa niyang bata ngayon. Follow niyo siya, mga Boss Chief. At si Manoy Vlog, yun, isa rin yan sa mga mababait natin na followers na sumusubaybay din sa atin, tulungan din natin sila. At tingnan din natin yung mga ginagawa nilang pag-iikot sa Pilipinas. Alam ko makakarating na sila mula Batanes hanggang Hulo. Tatawid pa sila ng tawi-tawi. Yun ang pagkakaalam ko. Sige, umpisa na natin to. At baka umpisaan pa ng iba. Baka kayo pa mag-umpisa. Sige na, umpisa na rin. Pakikilala ko na sa inyo yung pinakamahusay naman natin na PPR pipe welding. Ito, may konting trivia lang dito ha. Papakilala ko sa inyo mamaya yan. Isasabihin ko sa inyo yung trivia niyan. Pero bubuksan na natin at papakita natin sa inyo. Kung ano-ano yung mga laman ng ating maleta. Ito yung maleta. Steel case. Naka-steel case na siya. Okay. Mayroon siyang mga cutter. Kung ano-ano. Mamaya, ilalabas natin lahat kung ano yung mga laman talaga niya sa loob. Makita niyo lahat. Pero bago yun, dun sa mga nanonood, sa mga viewers natin dyan na hindi pa nakapag-subscribe, pakipindot lang po ang bell button ng inyong hintuturo. Kung po pwede, gusto nyo gamitin yung tenga nyo, nasa sa inyo. Yun lang naman ang mayanok sa inyo. Basta pindutin nyo lang yan, kakalimbang yan, nakasubscribe na kayo. Kasi makakatulong sa inyo yan para manalo kayo ng limpak. Napakadaming hindi. Mga tools lang naman. Sabi naman, exercise na yan, limpak. Tools, mamimigay tayo, magpa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 p tayo ng mga tools. Kasi dun sa mga ginagawa nating video, nandito yung mga clue. Kung paano kayo mananalo, sa darating ng mga video natin, ipapaliwanag ko sa inyo. Para manalo kayo ng mga tools natin. So, eto na. Umpisa muna natin dito. Yung pagpapakilala sa kanya. Kung ano ba yung specification niya, no? So, eto na naman yung, ano yan? So, dito muna tayo. Puntahan muna natin to. Ito sinasabi sa kanya, yung model number niya, EDP2000T. Hindi ko alam kung ano ibig sabihin ng T. Baka toyo. Voltage frequency, syempre, 220. 5060Hz. 220 volts, 5060Hz. Tapos, ang wattage niya is 2000. Okay? Ang temperature na inaabot ng init niya is 50 to 300 degrees Celsius. So, mainit. Siguro, pag ginawa ka mo, masakit. Yung nozzle size, nandito yung 20 mm, 25, 32, 40, 50, at 63. Pwede nyo nang tayaan. Malapit na kayong Domingo. Ang kanyang bigat, nakalagay naman dito, 2 kilo. Gusto nyo ipakili yan, nasa sa inyo. So, size nung box is 445 mm by 10 by 282 mm. Hindi pa ginawa centimeter. Pero nasa sa inyo yan. Yung sinasabi niya dito, quick time heating continuously. Sabihin, dire-diretso yan. Alam niyo kung bakit madali siya mag-init. Kasi nga, may tatlong duwending itim na nasa loob na nagpapainit ng makinarya niya. Kaya nga kulay itim ito eh. Huwag kayong ano, sa akin lang yan. Variable temperature controls. Sabihin, may control pa rin siya. Mamaya, makikita niyo kung paano natin ipapakita. Mamaya, makikita niyo yun pag nilabas natin yung makina. Okay na? So, doon na tayo. So, may sinasabi na
trivia natin. Ano nyo sa totoo lang? Ito, chismis to. Malaking chismis to. Tandaan nyo to. Noong 1800, ang totoong tawag sa pag-iisang dibdib, eh, welding. Tandaan nyo yan. Ngayon, dahil nga sa mga gusto lagi ng paiba-ibay ng panahon na yun, eh, hanggang ngayon naman eh. Sabi nila, eh, gawin natin wedding kasi pangit pag-welding. Kasi totally hinang na yun eh. Magkasama na yun, mahirap tanggalin. Kaya wedding yun. Ngayon, ito yung kadugtong niya. Yung PPR pipe welding. Ngayon, sabi nga, people promise to reproduce. People promise to reproduce. Diba? Okay. Yung dalawang tao, nag-promise yan eh, para magkaroon pa uli ng panibago. Okay. So, bakit may pipe? Eh, ano yan, Tagalog yan, huwag kayong ano. Pipi yan. Siyempre, pag kinakasal na yan, may mga witness dun eh. Andun yung inang, andun yung mga abay. So, may piping saksi. Galing mo talagang bright ka. Bakit pag may mga witness ba, makakapagsalita ba dun sa kasal? Hindi naman. Ano lang sila doon, piping saksi lang sila. Okay. So, yun na yun. Nag-welding na. Yun yung tinatawag na pag-iisang dibdib. Diba? Bakit mas magandang tawagin dapat ang pag-iisang dibdib dun sa tinatawag natin na welding? Kasi, ang sabi nga, we love till the end. Hanggang ending yun, yung pagmamahalan nila, hanggang walang katapusan. Kaya nga dapat pag-iisang dibdib, welding dapat ang tawag. Kung sa Tagalog ng welding, eh hinang, yun din ang itawag natin sa pag-iisang dibdib, anong mangyayari? Diba? Pag pinaghinang mo yan, boom! Hindi mo basta-basta matatanggal yan. Focus yan eh. Iba na yun. Diba? Hinangad mong makasama sa buhay. Ano na lang yung magpapahiwalay sa inyong dalawa? Kamatayan. Galing mo talagang bright ka. Diba? Bakit? Hinangin na lang yun eh. Kasi babalik na sa alabok yung tao. Pag namatay. Diba? Kaya nga, hinangin. Yun na lang yung dalawa na lang magiging ano dun eh. Hinangad mong makasama. Pag namatay na siya, hinangin. So sa English, pag yung welding, we love till the end. O ano yung letter L? Siyempre, until last. Galing mo talaga bright ka. Diba? Yung pagmamahalan nila. Eh pag namatay, it will lose. Yun lang yun eh. Diba? Kaya dapat palitan na natin yung pangalan ng pag-iisang dibdib. Hinang na. O mga boss chief, kailan ba kayo magpapahinang? Diba? Kailan ang welding nyo? Saan ang welding venue? Diba, ganun dapat. Yun eh, sa akin lang naman. Kung maniniwala kayo, it's up to you. Yun na, napaliwanag ko na. Mamaya, ikukunit natin yan dito sa mga tubo na to. Yan. Dito natin ikukunit yung PPR pipe welding machine. Kasi nga sabi, di ba? Pag-iisang dibdib yan eh. People promise to reproduce. Siyempre, sample natin. Anong tawag nila dito? Female. Ito yung male. So, pag pinag-init mo silang dalawa, boom! Di ba? Hininang mo na yun. So, anong magiging reproduce? Siyempre, dyan na lalabas yung tubig. Galing mo talaga bright ka. Lapit na yun eh. Ayun. Lagi naman ako. Sige. Saan na natin. Ang kalokohan natin. Okay. Meron siyang magandang stand. Yan, yan yung stand niya eh. Mamaya, ilalabas natin lahat. Stand! Siyempre, ang stand na yan, ginagamit dito. Okay. Ito yung dating, yan. Multipurpose din to. Kung hindi nyo lang nalalaman, may mas malupit pang nangyari dito. Way back 1700 years ago. Ha? Ito yung dating espada ni Magellan. Hindi na tandaan mo. Ginawa, minodify lang. Lalagay natin yan dito. Paano natin itatayo? Ano? Kasi pag mainit na yan, hindi nyo po pwedeng basta-basta na lang ipatong kung saan-saan, mga boss chief. Yan, dyan yung ipapatong yan. Kasi nga, mainit na yan. Kamaya, easy lang. Ano pa yung laman niya? Ang mahiwagang guwantes, dalawa. Tingin na natin dito. Meron din siyang meter tape. Metro, ika nga. Ayan.
3 meters ang haba o 10 feet. Ang kinaganda nito, hindi pangit. Siyempre, meron siyang magnetic. Ayan o. Oh. Magnetic yan o. Oh. Oh. Nagmamagnet siya. Yan ang maganda dito. Kaya pag may gusto kayong iambot na coins, lagay nyo dun sa dulo. Yeah. Okay na tayo dyan, mga boss chip. Ano pa yung laman? Patatanggal to. Yeah. Meron siyang level bar. Yan o, maliit lang siya. Handy-handy. Ito. Yan o. Gusto mo laging yung paligid mo. Habang nagda-drive ka, paikot-ikot yan, ganyan. Siguro naman, may mga magagaling dyan sa level bar na yun. Sa pagle-level. May ibang gamit niya. Allen key. Tapos, screwdriver na maliit. Maliit lang naman siya. Ang mahiwagang manual na nagsasabi ng kanyang kakayanan at kapangyarihan na nagmumula sa ilalim ng itim na balon. Mahiwagang cutter. Ito, noong ko pa yung tinitingnan kung paano ko siya mabubuka. Pero ito nang pala yun. Ibubuka mo siyang papaganon. Yan. Yun. Ngayon, ginagamit to para dun sa tubo. Dun sa pipe. Ito, nagkamali ako noon. I-clear ko na nagkamali yung iba. Madali kasi tawagin natin PVC. Pero, itong PVC na to, eh hindi to normal na PVC na ginagamit dun sa atin. Nakadalasan yung kulay blue. Ito po ay plastic. Kung tawagin to sa English is polypropylene random polymer. Okay, uulitin ko. Polypropylene random copolymer. Yun po ang tamang tawag sa kanya. Kaya doon kinuha lang yung pangalan noon is si polypropylene random. Galing mo talaga, bright ka. Bahala na kayo. Yun yung tawag dun eh, yung PVC. Pero siyempre, normal na sa atin na tawagin natin PVC. Pero ito, plastic talaga. Kaya ito, kahit ipukpok mo to na ipukpok dun sa simento, hindi ito mababasag. Dahil makunat to, makunat. Parang yung kaibigan kong napakakunat. Ang kunat talaga, boss. Ang kunat! Makunat to. Ngayon, dito siya ginagamit. So napakagandang gamitin ito. Bakit ka mo? Kasi napakatalim. Tsaka pag giniwa mo siya, pag pinutol mo siya, fine. Okay? Sample na natin. Sample na natin. Dito pa lang sample na natin. Para lang kayo naghiwa ng ano. Ayan, dahan-dahan. Ayan, napakita ko sa inyo. Ayan. Ito hindi naman ganong katigasan. Ayan, oh. Subukan nyo. Ibalik nyo yung konti. Pag nahihirapan kayo, dalawahin kamay nyo. Pero ito na, pwede na, oh. Ayan, oh. Dahan-dahan lang yung pagputol niya, pero suwabe, mga bossy. Fine cutting. Diba? Ang linis ng putol niya. Ganun lang siya kadali gamitin. So, ito na yung mga nozzle niya, yung tinatawag na nozzle. Dito na yung mga size ng nozzle natin. Ano ba yung size na sinasabi ko kanina? Unang-una yung 20 mm. Ito. Tapos, hanggang 63 mm. Medyo malaki na siya. So, paano? Isa-sample na ba natin ito? Mamaya na. Sample na natin. Oh. Allen wrench. Ito, Allen key. Andito siya sa loob. Ayan. Pasok din ito dito. Okay. Pwede nyo dito. Ayan. Okay na. Mabawas chip. Ayan. Okay. Kabilaan niya iinit yan. Kasi kailangan saliwaan yan. Bahala na kayo anong gusto nyo dyan. Okay. Antayin natin siya. Ngayon, nakikita ko sa inyo kung hanggang saan yung init niya. Yan siya. Yun tinatawag na variable temperature control. Kumbaga sa ano, eh, may pang speed. Ayan. Yan siya, oh. From 0 to 100. Habulin natin kagad yung
Mamainit lang agad. Mabilis ang init na. 200 mo lang agad. Yan, para mag-init na agad siya. Kabilaan yan. So pag nag-init na yan, alam nyo na mangyayari. Siyempre, nag-init na. Lalaki at babae, male and female. Pag nag-init yan, boom! Sabog! Hintayin na natin. Pag nag-stop yung ilaw, ibig sabihin, mainit na siya. Nakuha niya na yung 200 degrees Celsius niya. So, ayun na. Namatay na siya. So, ibig sabihin, mainit na siya. Mga boss, chief. So, anong gagawin natin? Ganito lang yan. So, kunin natin yung elbow. Yung elbow na to. Yeah. Elbow. Pasok niyo muna dito. Yan, oh. Mag-iinit yan. Tapos, ito. Handayin yung mag-ano, yung tamang uminit lang siya. Siyempre, ito si Mail. Pinasok natin dito. Pinag-init natin si Mail. Siyempre, pinag-iinit din natin si female. Okay na? Okay na. Yan na yan sila. Male and female, pasok, yun yung kalalabasin yan. Mainit na siya, hanggang sa palamigin nyo lang, isagad nyo, yan. So, people promise to reproduce. So, ano nangyari? Male and female, nagpromise sila na magre-reproduce sila. Siyempre, ano nangyari? Diyan nalalabas yung tubig niyan, yun yung reproduce. Yan, sinasabi ko sa inyo. So, okay na tayo dyan, ha? Konting kaalaman lang naman yung binigay natin. Basic na basic lang naman tong paggamit nito. So, syempre, patingnan natin siya. Para hindi umatak ng kuryente. Hindi mainit na. Ngayon, kung may mga naiwan na plastic dyan, huwag nyo nang kayo rin. Kung saan ang mawawala yan pag lumamig na yan. Matik yan. May nagtagalinis yan eh. Yung isang dumending itim, lalabas dito, lilinisin yan. May dalang salakot yun, tsaka walis tingting. Walis ting-ting. Nagdalan sa loob, tsaka walis ting-ting. Maglilinis siya dyan pagdating ng hapon. Yung duwending itim na nagtatago dito, yung dalawa, magpapalamig naman dito sa loob. May dalang pamaypay. Papalamigin nila yan para makakit yung isa doon. O, siligpit uli natin ang ating mga sinalat. Kung muli si Pinoy Kalakal, nagpapasalamat sa inyong pagsubaybay, sa ating mga ginagawang paghimay-himay, at pagsisiyasat dito sa walang kakwenta-kwentang bagay. Muli, yung mga nanonood dyan, magsubscribe na po kayo. Pindutin nyo o sipain nyo kung anong gusto nyo gawin sa buhay nyo. Basta ang mahalaga doon, makapagsubscribe kayo. Upang sa mga susunod na ating mga gagawing pagsisiyasat muli, updated kayo. At sa mga gustong manalo, syempre, lahat naman tayo gusto nating manalo. Kailangan nakasubscribe kayo. Isa yun sa mga mechanics natin. At tingnan nyo, panoorin nyo yung video. Nandyan yung mga clues natin. Okay po, salamat. Salamat muli sa inyong pagsubaybay. Ito po si Pinoy Kalakal na lang namamaalam. Joke lang. Goodbye lang kasi ako eh. Paano ko masasabihin yung pamamaalam eh? Goodbye. Pero syempre, Tagalog tayo. Mga boss chief, ito po muli si Pinoy Kalakal, sa inyo'y namamaalam. At ako'y yayao na. Sa akin patutunguhan. Ganun din naman kayo. Joke lang yon. Okay. Sa next video ulit, antawib lang po kayo. Thank you.